All right, let's check the situation in Isabela right now, reeling from the impact of severe tropical storm Florita. Joining us on the line is Governor Rodito Albano III. Governor Albano, good morning to you, sir. Good morning, Karen. You know, it's a nice morning here in Isabela. All right. Of course, the typhoon is already outside the Philippine area of responsibility. Okay, well, but can you give us a situational report, Governor, on the impact? Yung impact, Karen, wala masyadong impact na nangyari sa Northern Isabela. Okay. There was very little damage, except for, for this overflow bridges that until now are not passable because of the level of water. It reached already... it overflowed already in these overflow bridges. Oo. At wala naman pong tulay na nasira dahil kay Florita? Wala naman. Actually, ang talagang may damage, yung Cagayan. Mm-mm. Yung southern part ng Cagayan, binaha, especially the city of Tuguegarao and the towns of Piña Blanca and Rile. Yun ang na-damage. Sa amin, yung crop damage was minimal lang. Konti lang actually yung damage sa amin. Not alarming. Pero yung pag-spill ng water, yun ang nakakatakot ngayon na kung magkaroon ng sunod-sunod na bagyo, yung one after the other, parang yung nangyari before, na yung soil na-saturate ng water, na hindi na nakayanan ng soil natin yung pagdagsa ng tubig. At saka na magkakaroon ng baha na medyo nakakatakot na in proportion. Okay. Now, Governor, given the fact that the Philippines actually experiences more than 20 typhoons a year, yes, what would be a long-term solution to protect the provinces of Cagayan and Isabela from these storms? Yes, first of all, Karen, we should have an integrated water resource management. Diba? You've actually proposed that before. Yes, we proposed that before para to integrate all the water agencies within the country. Because there are 30 water agencies in the country, Karen, na walang coordination and walang integration, di ba? So that's a prelude also for the creation of the Department of Water. Mm-mm. Para magkaroon tayo ng Department of Water, parang dapat din, parang similar, para maintindihan natin mga kababayan, similar to the creation of the Department of Land, land use, di ba? Kasi ang daming titulo din, di ba? Kung makita mo, hindi mo alam kung saan ka pupunta. DNR ba gagawa ng titulo, tapos the municipalities, the LGUs, they have their own, yung mga, generations. So, kanya-kanyang survey, may survey ang LRA, may survey ang ganyan. Same dyan sa Department of Water. Meron kang, wala kang dam management. Kausap ko nga si, we were talking, we presented this proposal to the President just last week. Okay. Creation integrated water resource management IWRM. Sinabi niya yan sa zona niya The creation of the Department of Water. So naiintindihan, nag-grasp ni President PBBM yung gravity nitong situation na ito na kailangan na talaga tayong gumalaw para dito sa hindi na yung kukunting ulan, babahain kaagad yung mga waterways natin, yung mga dams natin, nagkakaroon ng critical level sa mga dams, tapos sala tayo sa lamig, sala tayo sa init. Mm-mm. Pag summer, wala tayong tubig. Mm-mm. Pag tag-ulan naman, sobra-sobra naman yung tubig natin. Mm-mm. So, dapat may proper management ng water resource natin. It's high time na pagtuunan ng gobyerno ng pansin ito. At yan ang zona ni President PBBM. Okay. I'm curious, I mean, now that you're in local, I wanted to ask you, just quickly, are you seeing a major shift in local with the Mandanas ruling?
Because I've spoken to some local officials and they said na maliit pa rin because of the collection. But what about in Isabela? Yeah. Yeah, lagi naman maliit, nabawasan pa kami ng 600 million ngayon sa Isabela because of that Mandanas ruling, Karen. At it's always naman lacking. It's time, it's planning dapat para yung meager resources ng government magamit sa magandang paraan. Ang hirap dyan kasi walang planning. Kung mapapansin mo, lagi na lang pag magpe-present ka ng budget, especially sa Congress, naging congressman ako, laging dinadahilan nila, kulang yung budget. But you have to understand, Karen, ngayon yung budget ng Pilipinas is 5-point-something trillion na. Yeah. It, for how many years, laging kulang, pero patagdag yung budget. Di ba nakakapagsakayon? So where would you want to see? That's a very good point coming from a local official. The budget is now at 5.3 trillion pesos. And sabi nyo nga, pero kulang pa rin, kulang. Where would you want priorities to be given to the budget? This is my last question, sir. Yes, priorities should be given to planning and then gathering data. So we can plan ahead, di ba? Mm. Without any data, you cannot also plan. Kaya dapat yung role ng NEDA dito, dapat malaki-malaki ang role ng NEDA dito because there's so many investors now that are coming into the country, Yeah. Pero ang hirap, if they ask data from you, wala kami maibigay na datos sa kanila. Even nga dito sa mga resources natin, kaya nga dapat i-integrate lahat ng resources, water, electricity, kasi hindi natin alam Data na may bibigay sa kanila. So right. That's where NEDA should come in and that's where we should pour in our budget, our money. Diba? Yeah. Well, Governor Arodito Albano, I do hope to speak with you again. My apologies, I'm going on overtime. But thank you for joining me on the show today, sir. Yeah, thank you also, Karen. Thank you very much. All right. You take care there in Isabela. Yeah, you-